Hello guys, welcome to my channel once again. Ito po si Jonah Incabo, DHN TV and Vlogs. And magandang araw po sa ating lahat. And today guys, yun nga, mayroong good news para sa lahat ng mga small YouTuber like me. Just yesterday po, nakatanggap ako ng email galing kay YouTube. Ngayon nga, meron na namang na-add na steps or verification sa ating mga Google AdSense. Ayun po. So, nakalagay po doon na ganito po yung statement. Ayan. But anyway, ang tutorial kong ito ngayon guys is how to manage your tax info dito sa Google AdSense natin. So, maraming small YouTuber ang nag-react. Marami ang nagbigay ng kanilang opinion. But for my own opinion guys, it's a big yes na kailangan din nating fill upan yon. So, guys, kung ready na kayo, samahan niyo ako today as I go with this tutorial para sa ating lahat, para sa iyo, para sa akin at sa buong monetize YouTube or monetize small YouTuber. Ayun po. So, kailangan po natin itong gagawin. So, punta tayo guys sa aking Google AdSense account. Ayan, andito na tayo sa aking Google AdSense. So, guys, ang gagawin natin is punta tayo dito sa payment. Ayan po. So, dito guys, may nakalagay siya manage tax info. Dito po na part sa itaas. So, ang gagawin natin, of course, ipi-fill up natin yan. So, click natin ito. Ayan, we will manage this one. So, ito na, lumabas na siya. To get payout from Google, make sure you to provide tax information. This will take a few minutes. So, madalian lang daw. Let's say kung madalian lang. So, pupunta tayo dito sa add tax info. Ayan po. So, syempre, kailangan i-verify kung ikaw talaga yan. Ayan po, type your email and of course your password and go next. And ayun nga, na-verify na. So, dito guys, may mga katanungan dito si Google AdSense sa atin. So, first is, what type of account? Ano bang type ng account natin? Siyempre, individual tayo kasi small YouTuber lang tayo guys. So, click this one. And next, are you a citizen of or resident of the United States? Siyempre, hindi tayo citizen. So, no. So, after that, click next. So, select WA tax form type. So, ang gagamitin natin, itong W-8BEN form. Ayun. Click natin yan, guys. Then, we will start this. So, antay lang po while naglo-loading konti. Ayan guys, so ito na yung pangalan ko dito sa taas, Jonah Incabo. So, citizenship. So, dito sa second portion, optional lang yan siya. So, dito tayo, citizenship. So, automatic Philippines because I am a Filipino. Alright, sana yung Philippines dito. Ayan, click Philippines. Then, itong next na pipil upan dito is may dalawa siya. Taxpayer identification number. So, meron tayong foreign TIN at saka USI TIN or SSN. So, dito tayo, itatype natin yung ating TIN. So, yung galing po sa BIR. So, nakopy na natin, ilalagay dyan yung ating TIN number. Then, proceed tayo sa next. Then, ayan na po, nilagay na po natin yung ating tax number dyan sa itaas. Then, automatic, i-click natin yan. Permanent resident is a PO box or in case of address. You will be required to submit additional documentation. Ayan po, Philippines. So, lagay natin yung aking address. Ayan po. So, dito natin iti-check. Ayan guys. Then, click again ang next. Ayan po. So, dito guys, nakalabas na tayo. Dito na tayo sa
third form. So sabi dito, are you claiming a reduced rate of withholding under tax treaty? Syempre ang sagot natin is kasi dito tayo. So dito tayo sa yes. So US tax law may impose 30% kasi pag i-click mo yan siya do. Dito tayo sa yes, then resident of the country claiming US, click natin yan, then select Philippines. Para yun guys, click natin ang Philippines, then may tatlong special rates condition dito guys. So i-click lang natin yung AdSense, then click natin after AdSense, click natin dito Article 8, ayan po, click that, and syempre ito withholding rate, click natin yan. So dito tayo sa reduced rate sa 0%, hindi tayo sa 30 kasi maliit pa lang yung sahod natin. Ayan guys. Then after that, i-click natin ito, yung checkbox. Then baba, another next na naman. Ayan guys. And ayun nga. So nandito na tayo sa 4 document preview. So pwede nating i-preview ito guys, pwede nating i-download yan siya, pwede nating i-click ganyan. So automatic yan, magda-download, and ayun makikita yung ating yung pinilapan natin. So andito yan siya lahat. So pwede mo yan siya i-save as copy. Then balik tayo dito sa AdSense. Ayan. So after that, kung confirm na yung information mo dyan, I confirm that I have reviewed generated tax documents to the best of my knowledge and believe they are true, correct, and complete. So check natin ulit. Ayan. Then another check dito sa next. Then sa clarification, ilagay natin dito yung ating sinakalagay dyan, under penalties of perjury, I declare that I have examined the information on the form. So ilagay natin dito full legal name, so Jonah Incabo. Ayan po. And are you the person listed? So kailangan natin dito guys, yung ikaw talaga yung nakalagay dito sa Google AdSense mo. Then nakalagay dito, yes, I am the person in the signature section, and I'm completing this form on my own behalf. So i-click natin yung yes. Then after that, next. Then I think this is the last and final. So activities and service performed in US. So has individual entity the tax identification any activity service for Google with US? So ang gagawin natin dito, ilalagay natin siya dito na part is has the individual or entity identified in tax section perform any activities with Google in US? So lagay natin yes. Then are you providing tax info for a new payment? So kasi nakatanggap na tayo ng sahod, so i-click natin ito guys. Itong kasi sumahod na din ako sa YouTube, so i-click natin I am providing tax info for existing payments, profile has previously received payments. So ayan po. And then check natin dyan guys, and automatic. Submit. And guys, waiting lang tayo na masubmit yung ating form. Ayun guys, so ayun na, automatic lumabas na. So andito na yung info. Ayan, so we are claiming, ayan na. So, ganun lang po kadali.
Ganun lang po kadali 'yo. So fill upan lang natin guys yung ating Google AdSense para nang sa ganun is wala tayong problema madadatnan pag tayo ay kumuha ng ating sahod. So ayun guys, so maraming salamat for watching my tutorial for today on how to manage your tax info dito sa ating Google AdSense. At kung nagustuhan nyo guys ang video ko na to, don't forget to give us a comment and of course like, and of course huwag nyo rin kalimutang isubscribe ang channel ni Jonah Incavo DXN TV and Vlogs, and of course don't forget to hit the notification bell para maging updated kayo sa aking mga fresh videos na gagawin ko sa aking channel. So once again guys, this is Jonah Incavo DXN TV and Vlogs. Maraming salamat and have a good day to all of you. Bye for now.